Dito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. What's up mga kapamilya? Updates and review lang po tayo ng Fpjs Ang Probinsyano ngayong araw ng Martes. Itong si Luto ay tinawagan si Renato dahil nagkukulang na siya ng supply ng mga droga sa kanya. At itong si Renato ay nagmayabang sa kanya at sinabi niya na kahit tunay-tunay ladang ay kaya niyang ibigay sa kanya at high quality pa ang kanyang mga droga. Sa may palasyo, dumating na nga sina Lily at Padua galing doon kila Renato. At yun, sinabi ni Lily na puntahan mo na ang iyong asawa doon at baka hinihintay ka na at nabuburing na siya. Baka naman masayang-masaya si Ellen dito sa palasyo, sabi ni Lily. O sige na nga madam at puntahan ko na si Ellen doon sa aking opisina. At aalis na kami. Pag-alis ni Padua ay biglang dumating itong si Agustus. Tinanong ni Lily kung anong nangyari kay Mariano at kay Ellen. Nag-enjoy ba silang dalawa? Oo madam, masayang-masaya nga sila, sabi niya. Samantala, itong si Mariano ay gagalingan pa daw niya bilang pagunglong Oscar para makamit niya ang pagka-presidente. Salamat naman at tinutupad mo ang iyong pangako, sabi ni Lily. Sa kabilang banda, binisita ni Lily si Pangulong Oscar at naroon ang doktor. At sabi ng doktor, mahina na raw ang dosage ng gamot. Kailangan na daw dagdagan ito ng dosage. At itong sina James, Captain Salonga, General Oligario at Teddy ay nakita na nga doon at pinaliwanag nila doon kay kung anong nangyayari doon sa palasyo. Sinabi nga at kinausap sila na si Pangulong Oscar daw ang nagsabi kay Lily na huwag mong lumapit sa kanya. At dahil nga ito, saka may karamdaman siya. Pero hindi pa rin naniniwala itong sila Teddy at saka si General Oligario. Nagdududa pa rin sila sa ikinikilos ng Pangulo. Ni General Oligario, mag-iingat kayo doon, baka kayo'y mapahamak. Samantala, itong si Padua tinawagan ng kanyang mga tauhan. Kinamusta niya na po ang paghahanap nila sa kanyang anak na si Clarice. Ano na daw ba ang balita? Ito na nga at naghahanap sila ng mga ebidensya at malalapit na kaibigan at kamag-anak ni Lacardo Dalisay upang matuntun si Clarice. Samantala, itong kaibigang journalist ni Teddy Arevalo tumawag sa kanya. Binalita niya na maglalabas daw siya ng expose laban kina Lily at kay Padua. At lalabas daw ito bukas ng umaga. At siguradong magugulat sila. Samantala, itong si Mariano ay inom na naman sana ng alak. Pero naalala niya si Ellen ang sinabi sa kanya na ayaw niya na ang amoy ng alak. Kaya binitiwan niya itong bote. At ito naman si Ellen ay nanaginip. Binibigyan daw siya ni Mariano ng kwintas at ito ay umuungol pa at sinasabing ang kanyang pangalan. Kaya itong si Padua ay nagising. Tinignan si Ellen. Ginising ito at sabi niya, Ling, nananaginip ka. Gising, sabi niya. Samantala, itong si Alyana ay maagang gumising at iniwanan si Cardo na natutulog doon dahil siya raw ay maghahanda ng almusal. Kaya nagluto ito sa kusina at sinamahan ito ni Aling Maring. Pinamusta nga ni Aling Maring ang kalagayan nilang dalawa. Mabuti naman at maayos na kayong dalawa ni Cardo, sabi niya. Oo nga, at ito nga, gusto kong pagsilbihan ngayon si Cardo dahil matagal ko na rin siyang hindi pinagluluto. Pagkatapos maluto, inihain na nga nila Aling Maring at Alyana doon sa lamesa dahil kakain na silang lahat ng pang-almusal. At masayang-masayang binati niya ito ang mga kasamahan ni Cardo Dalisay at kinamusta niya ang ito. At itong si Billy, inaya ng mag-almusal si Bubbles. Mamaya na lang at tatapusin ko muna itong ginagawa ko, sabi ni Bubbles. At kumain na nga sila, pero itong si Bubbles ay nakatingin lang at parang masama ang loob niya doon kay Alan. At sa kabilang banda, tuloy pa rin ang pag-aalaga ng doktor kay Lolo Delphine. Laging binabantayan ito at sabi naman niya, ayos naman na ang kalagayan ni Lolo Delphine. Pwede na siyang tumayo at maglakad-lakad. Kaya ko na at malakas na ako, Doc, sabi ni Lolo Delphine, para hindi naman ako mainip dito sa bahay. Samantala mga kaprobinsyano, ito naman ang matinding eksena na aabangan natin sa araw ng Miyerkules. Isang matinding pasabog para kila Lily at kay Padua. Ano kaya ito, mga kaprobinsyano? At kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-subscribe, like, share at comment para ma-update kita sa ang Fpjs Ang Probinsyano. Maraming salamat kapamilya and God bless everyone.